Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Singers, ako din para papanood yung reaction ko din sa bagong ano na sa Pepsi, ilalagay ko dito. Manoorin niyo 'yon. Sobrang laugh trip noon. Yung isang minuto na 'yon, napasaya ako noon. Grabe. So ngayon, panonoodin naman natin yung Philip on Mixclusive. Kasi hindi ko pa siya napapanood and 6 days ago na siya. Let's go. Panoorin na natin 'to. Madami na ako nakita na sabi na sa akin mag-react ako dito, pero ito na. Let's go. Hello everyone. Welcome to this Mixclusive interview. I'm VJ IE, the approved. Si VJ IE yung nag-host din dun sa PPopCon. And for today, we have a very, very special guest. He's a singer, a dancer, a producer, an entrepreneur, among many other things. And we've known him as Guapo. Ken from SB19. Ang guwapo ni Ken! Ano yan, guys? No joke, ha? Ano? Please welcome the man behind the hits Balayo and the newly released Bulan. Bulan, ang CEO ng Superior Son. Ang pinakamamahal na manok ng mga sisiu, Philip! Woo! So happy to be here. Wala sa lahat. Oh, i-clarify lang natin sa lahat. Kasi, syempre, ang dami nagtatanong, Philip ba? Philip? So, tama. Sige, ikaw naman yan. Sa kanila. Paano ba sabihin yan? Actually, wala naman mo siya mali or ano talaga. Pero siguro po. Kasi kung paano binibigkas ng parents ko yung name ko, it's Philip. Philip. Oh, so, dun tayo kung paano sinaan mo. Mommy and Daddy. Philip tayo. So, kumusta ka naman? Mabuti naman po. Mabuti. I'm doing well. And, yeah, lately I've been busy pagdating sa music. Parang nilulunod ko yung sarili ko sa musika. It's a good thing naman. Congratulations sa Palayo and Bulan! Salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa suporta niyo lahat, 18. And especially sa mga sisyo. Maraming salamat. Yeah. Mamaya, syempre, pag-uusapan natin yes, yan. Yung Palayo, Bulan, paano ba nagsimula ang lahat. Pero sa ngayon, unahin na natin yung mga recent yung ginagawa na talagang lahat naman na ginagawa mo, trending agad. Unahin na natin yung nag-basketball kayo. Oh, yeah. With that's the P-pop that. Groups, different P-pop groups. Na first time namin makita yun, na nagsama-sama kayo na hindi work, di ba? Hindi yes, siya work. Meron po kaming, lahat, kami pong mga, ano, kami pong, ewan mo, pwede sabihin, pero ako po nag-initiate na. Kung baka pwede sabihin. Itong tahimik nito, siya ang nag-initiate na mag-create ng group chat. Hindi gumawa ng group chat, kumbaga, group chat. Sabi ko, wait lang, may group chat kayo ng yes, mga P-pop boys. Oh my gosh! Uy, thanks for the invite. Sino-sino? Sa video, andun yung BGYO, andun yung first one, andun yung PHP, kami SB19, Vision, andun sila. Yes. Dahil yun, nagsama-sama. Yep, madami po. Actually, ako po talaga nagsabi na, uy, ano pa alam mo sa video ko? Hindi kinig ako. Siya nag-a-approach. Lumakahambol nila, no? Ako talaga nag-initiate. Oh. And alamat. Alamat. So, syempre dahil wala kaming lahat doon, hindi namin alam kung ano nangyari, nakita lang namin yung mga yes, konting videos, tsaka pictures. So, kamusta yung buong experience na nakapaglaro na kayo, natuloy na finally? Sobrang saya kasi, kumbaga parang sa, ano namin, sa industry, I mean, sa people industry. Ang ganda ng friendship din ang lahat, actually. Sobrang busy namin, sa yes, group namin, with ourselves, kahit sa bahay siguro, gano'n. Parang, ano, sobrang konti lang ng oras na mag-enjoy ka. So, andun kami para mag-enjoy and to spend time. Yeah, to make friends with everyone. Kasi syempre, maliit lang yung industry namin. Mm-hmm. Gusto namin na kaming lahat magkakapos yes, na gano'n nila. Tama. Hindi namin inaano yung sarili namin. Nalamang-lamang para kung alam mo yung competition yes, sa bawat isa. Pero andun kami para mag-enjoy, para isipin na, friend ko to, friend ko yan. Nakakatuwa, di ba? Ako, natutuwa ako sa ganyan. Kasi, bihira lang yung ganyang community or yung industry na ganyan na walang compare, walang competition na nagkaganap. And natutuwa ako kasi sa P-pop pa nangyari yun. Yeah, thank you. And I'm proud of him. Yes. Ang ganda nga na nakita yun yes, ng buong P-pop community yes, na siya hindi siya yung talagang planado. Yes, yung nakita yes, natin oh, lahat yes, na yung nag-viral lang kasi yung video na sa backstage, biglang nagyayaya lang siya. Yeah. Uy, basketball tayo. Yeah, tapos po, nangyari siya. So sana mas marami pang nangyari. Opo, sana pa marami. And syempre, sana may game na lahat. Like, yung mga fans nandun. Ano? Opo, pinaririnig ko po yun. Pasa, ano? Okay.
Well, next time. Isa pang nag-trend na ginawa mo ay yung pagpasok niyo, of course, sa bahay ni Kuya. Inubos mo yung ice cream din sa loob. Grabe ka! Pero di ko po alam. Medyo nakakadami po talaga. Hindi lang mo. Mga ilan kaya yun na? Siguro ba? Masarap eh. Masarap kasi siya ng ice cream. Actually, chocolate talaga ako. Nakaubos yung chocolate. Tapos wala ako choice. Kinabi niya. Oo, gusto ko. Sige, strawberry. Wala ba siya choice? 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 The whole experience is so much fun na makahalubilo na yung mga tao. Yes. Yung mga housemates doon. Dati nagjo-joke lang kayo, no? Yes, parang, uy, mamapasok kayo. Pangarap lang siya. So, ano yung feeling niyo na parang, uy, teka, ngayon kami pa yung inimbitahan. True. Ano po siya, parang honored kami. And syempre, dati nung bata pa ako, sino ba naman hindi nangarap makapasok sa PBB, di ba? Yes. Pinapanood na namin yun. Matagal na yung mga artista ko, yung mga celebrity talaga ngayon. And nung nakarating na kami dyan, talaga pa nandito kami. Kung parang parang dati pa lang pinapanood ko lang sa TV to. So nasa TV ba ako? Nag-imagine ka bang nasa conference confession room? Oo, parang gano'n po. Grabe, nakapasok ako sa confession room. Kuya. Boss ni Kuya, narinig namin. Nagkatotoo. Parang yung, siyempre, pangarap. Kasi gusto mo maging artista. Yeah. Sobrang totoo nyo lang dun sa loob ng bahay. True. Na parang naalala namin, ako nga pala, ano, totoong tao rin sila. Pero, ang sarap, di ba? Ang sarap panoorin. Ulit-ulit ko yun pinapanood, yung mga scene nila dun sa PBB. Sabi ko, pangyaring, asa siya sa cellphone ko? Okay, dito pala ako sa PBB. And, dito kami nagulat niya, nung bigla kang nag-solo release. Yes. Dahil sa SB19, yes. Ikaw yung first. Yes, na nag-release ng solo. So, kailan mo pa to nasa isip na parang, yes, I'm part of SB19, but I also want to release my own. Siguro po, as a SB19 member, personally, individually kami. Meron talaga kaming like, prefer na genre and everything. Ako, gusto ko din mag-explore pa sa sarili ko. Gusto ko mag-release na kung anong klaseng music na gusto ko. Ganun. Siyempre, pag nasa SB19 ka, kung ano yung... Nasa anong box na lang kung ano yung dapat. Versatile artists kami. Mm-hmm. Gusto namin i-try kung ano yung mga bagay na gawin. And gusto din nila ipakita kung ano pa yung kakayanan nila, hindi lang din sa mismo as a group sila, di ba? Pero, there's a limit to it. Parang nasa group sila. May ibang member. Yes. Dapat kinakonsider. So, ako gusto ko rin na... share yung music ko sa iba as solo, as Philip. Pag gusto kong maging free. Yes. Pag gusto kong maging experimental, gaya na pasabi ko, medyo adventurous po ako ng klase na tao. So I wanna try things na kahit siguro medyo it might, parang seems like impossible or ano ba tawag dito? Parang weird siguro para sa ibang tao. Pero gusto ko pala i-try. Bakit naisip mo nang gamitin na yung Philip dito? Tsaka ano yung difference ng dalawang persona na yun? Si Ken tsaka si Philip? Si Philip, brave, adventurous, kaya sabi ko. Love it. Gusto maging independent. Siguro si Ken, gaya po nasabi ko rin, as part of SB19, we do our things na para sa group lang namin. So you do your role. Yeah, you do our role. Oh, yun po yung gusto ko ipahiwatig na. Meron po kaming kanya-kanyang role. Yes. As Ken. So now let's talk about Philip. So ginulat mo kaming lahat sa palayo. Congratulations sa palayo. Ang tagal niya number one sa mix. Let's go. Maraming salamat, AP. Thank you so much sa lahat. So, tungkol saan ang palayo? Nung palayo siguro wala naman siyang inspiration eh. Like kung ano lang na... Wala pang inspiration yun, pero napa... Wow na tayo doon. Like, kung ano yung nakikita ko sa ibang tao na nangyari sa nila. Yun, in-apply. Sinasulat ko lang po. Parang napaisip ako doon. Hindi ko inano ah. Pero that's the truth. Okay, sige. So, kasi... ang gusto ko dito sa palayo, ito yung, kasi diba, first kang nag-release sa SG na as a solo artist. Parang napakita agad sa amin kung bakit kinailangan mo siya i-release bilang solo artist. Kasi iba nga siya talaga. Like, yes, it's very personal. Yeah. It's a different... And una niya pinerform to ng concert nila. Tapos ilang ano lang, yun, landa na nag-release. Fresh flavor sa SB19. Zoo video.
yung palayo, nung release ko siya, hinihingi talaga ng mga fans yung gusto nila yung studio version. Pero, ayun nga po, kahit studio version lang, gusto ko i-step up. Gusto ko sila bigyan ng music video as a gift for supporting me. Yes, kaya ginawa ko yun. Wala po talaga akong plano na i-release yung palayo. Gusto ko lang siya i-perform sa concert as parang bago sa paningin nila. Pero, ayun. Mahal ko yung mga fans ko, mahal ko sa fans ko. So, I wanna give something back. Ano yung parang tumatakbo sa isipan mo na, na parang i-release ko ba to talaga na ito yung first ko in Bisaya? Bisayan dialect is a very beautiful dialect. So, I'm really proud of my roots. At saka natutuwa ako na yung first na release niya is Bisaya talaga. And sa akin, malapit sa akin. Mismo sa akin, yung mga Bisaya, kasi ang dami kong friends na Bisaya and all dahil sa dance part, sobrang hindi ko na mabilang yung mga kaibigan ko na Bisaya, sobrang. I'm really proud of where I came from, my whole existence as your a identity. My identity as a Bisaya boy, Bisayang dako. Kaya, now is naisipan ko na i-release din siya. Tungkol saan yung kwento ng palayo na song? Kwento po ng palayo, it's about self-love po siya and about walking away from toxic relationship. It's like giving yourself more importance, you know? Love yourself. Parang ganun kumbaga. Bigyan mo yung sarili mo ng mas, parang mas mahal yung respect sarili. Yourself din. Huwag mong saktan yung sarili mo para sa isang tao. Okay, now let's talk about napasabang music video ng palayo! Congratulations! Grabe yun! Yung dance moves mo doon, yung mga outfits mo doon. So, okay. Naalala ko nun, may sakit pa ako nun nung nilabas na yung music video and hinabol ko lang yung grabe. Pero natanggal yung sakit ko doon. Tell us about the concept. Ano yung na-envision dito? Tsaka gano'ng kaka-hands-on dun sa pagplano nung anong gusto mong mangyari sa music video? Ay, pa-abs ka doon, ha? Ay, parang pa-abs ka doon. Talagang naisipan mo pa yung video. Pero, gusto ko i-ano din yung, gusto ko din yung sa pagdating sa fashion. And hindi ka nakapak sa mentality na kung ano lang dapat suti na isang lalaki. Ganito lang yung standard, kumbaga. So, parang try new. I mean, ganun akong klaseng tao. Gusto ko mag-try naman. Nag-explore. Yeah. Ang dami mong stereotypes na break dun sa music video na yon. I'm thankful na madami rin naging proud. So, ngayon, doon na tayo sa pag-release mo ng music video ng palayo. Siyempre, nakakakaba yun kasi first time na paano kaya ito i-receive ng mga tao. So, naaalala mo ba yung moment na yun? Kamusta yung feeling mo na nung finally nalabas mo na? Yung palayo. Masaya. Masaya and proud ako kasi pinaghirapan ko. Pinaghirapan ng team ko. Pinaghirapan ng mga dancers, drivers, everyone. Aww. And alam ko na magiging masaya rin yung support niya, yung 18. Dahil, tawag dito, looking at your, parang idol, lalagay ko yung sarili ko as a fan. Parang nakagawa yung idol mo ng something, lagi kang masaya Kasi you look up to him, look at her, na makagawa ng mga bagay-bagay. So, I'm happy na, naging happy rin sila. Ganun lang yun lang po yan. Kung happy ako, happy din sila. Kung happy sila, happy ako. Let's move on to your latest single, yung second bong song na nilabas, Ang Bulan! Para po na natin ang bulan! Grabe yun! Nawindang kaming lahat dun sa music video. Nag 500k views in 24 hours. More than 500k views, grabe. And super number one trending sa lahat. Grabe yung excitement ng lahat dito. But before we talk about the music video, let's talk about the song first. Okay, so ito. Ayan, mas klaro. Kailan mo ito nasulat? Ano pinagdadaanan mo nito? Nabasa ko itong story ito. Parang bulan. Sobrang interesting naman. Interesting name. Pangalan bulan. And parang, sobrang cool pakinggan. Alam mo yung bulan? So, if you look at the word bulan, or if you hear it from somewhere, like bulan, hindi lang siya, pag sa Bisaya, hindi lang siya like moon parang there's something to it na mas deep pa lang. So, ni-research ko siya, who is bulan? Tapos nung nalaman ko, moon god din para talaga siya. Hindi lang siya like bulan, moon, Bisaya English.
Pero nung nireceive ko siya, he's a god. May character so, pala. May character may, pala siya. So, saan mo ulit nakita yung word na bulan at first? Naisipan ko lang po naisipan siya. Naisipan mo lang? Naisipan ko lang po siya. Bulan. Parang, medyo maano din po ako sa moon eh. Yes, ano na rin yung puso mo sa moon? Yes. Kaya naisip ko. Okay. Bulan, bulan. Uh-huh. Nag-isip ko ng bagong title ng mga kanta. So, okay. Bulan, I think. Binasa ko yung story. And what happened sa ano sa mga kapatid ni Halia. And how Halia protect him from Nakunawa. Uh-huh. So, yeah, ni-research ko talaga. Okay, so sa lahat ng mga nanonood, three characters to remember. Bulan, the bulan, Halia, the protector of Bulan, and Makunawa, the sea serpent lady. Okay, so paano mo nabuo-buo yung tatlong characters na to at paano mo siya na-relate dun sa song? So, madaming metaphor dun sa ano sa kanta. Madaming metaphor sa lyrics. If you don't dig deep into the, ano, Alam niya si Ked, napakalalim niyang tao actually. Kaya ganun kalalim yung mga na-release niya na song. Yung parang mapapaisip ka talaga. Hindi siya yung pag pinanood mo yung music video, kaya ganda ganda. Pero pag sa kanya kasi talaga mapapaisip ka talaga kung bakit ganun, sinanggaling yung hugot ng ganun sa music video niya, doon sa song niya. Kasi sobrang lalim niyang tao. Message na pinaparating na kanta, sa mga metaphor na pinaparating na kanta. Medyo mahirap din talaga siya intindihin kasi it's like you're telling a story pero may message behind it. Mm-hmm. So, ano ba sabihin? Sige, parang muna tayo sa ano. Yung si Makunawa, in general, parang ano siya, hindi lang sa ibang tao. Yeah, okay. Kundi within yourself din siya. Pwede mo siyang sabihin sa ibang tao, like, siya, Makunawa siya, kung pagkasabihin mo gano'n. Tapos pwede rin sarili mo rin. Yeah. Like, other people is trying to devour your light, mm-hmm. and, or your inner demons or inner Bakunawa is trying to devour your light. Parang anything na gustong iswallow yung light mo or yung positivity in your life, yes. Yun yung Bakunawa. Yes, yung Bakunawa. Mm-hmm. Si Halia, pwede mo siya sabihin yung ibang tao din. And dun sa ano, Halia, yung bukas ang mata lang. It's like you're reminding someone or you're reminding yourself, like, wake up, you will get devoured. So wake up. And bulan is you. Me, you. Bulan. Hashtag ako ang bulan nga yes, raw. Ako ang bulan. So, syempre marami ng mga theories online yes, tayo nakita. Dami-dami. Pero isa sa mga favorite ko is, sabi nga, dahil si Halia yung protector nga ni Bulan at yun yung, kumbaga, taga-defend dun sa mga negative. Yung mga 18, parang sabi nila, pwede kami yung Halia. Of course. So, pwede yun? Pwede, gaya po na sinabi ko. And ano po siya eh, para po siya sa lahat. Okay. Hindi na po siya para sa a certain person. 18 protected me from a lot of negativity, you know, issues and problems na dumating sa akin. And I can say na I am the bulan for them and they're my Halia. Aww. And kahit sa family ko, I can say that I am the bulan or I can say that I am the Halia. Ganun po. So, hindi po siya like, sa isang bagay lang nakabox. Maraming ano po siya. Malawak mo scope yun. Yeah. Ang amazing din talaga. Kumbaga parang ikaw na sa sarili mo kung paano mo i-interpret yung kanta. Talaga, ay yung music video nito. Palakpak ano man natin yung grabing music video. Ang tindi, grabe. Parang yung mga special effects na parang naalala ko yung mga Game of Thrones. Oh, diba? Sabi ko na, parang may something talaga na nilalaro ko din before. Pero hindi kasi ako fan ng Game of Thrones kasi mabilis ako makatulog pag mga ganong movie. Pero feeling ko talaga narinig ko na dati yung mga ganong sound. Si mga Dragon Ball. Hindi ko maalala ba yung mga nilalaro ko talaga dati. Grabe. Ang gusto ko talaga na ilang million yung Grabe. Sinumatik ako. Grabe. Independently produced. Yes. Hindi ko alam na pwede pala. Kaya pala natin mga Pinoy gumawa nito. Ang dami ng matatalino when it comes to ano photography, video, yung mga shoots or mga shots nila. Sobrang linis na ngayon kasi ang dami na natin pwedeng mapanood or maging inspiration natin pagdating sa mga ganun. Tsaka yung kumbaga paano binuo yung music video. Talagang ang daming matalino, ang daming creative na Pilipino na hindi lang natin na-apply before. Pero ngayon makikita mo unti-unti talaga nagiging yung mga music video sobra. Nakaka-proud yung music video. So okay, tara sa back to concept. Yes. Para ako kasi gusto ko lang, sabi ko talaga gusto ko lang. Parang gusto kong maging god dito, gusto kong maging god.
gusto ko parang ano kasi parang syempre ako mahilig ako sa anime, right? Yeah. So we really tried to make it like anime-ish na, no? Kind of music video or film. Marami pong kaming concept doon eh. And thankful pa ako sa mga tao na behind it. Yeah, you know, sobrang hardworking. Ako, pag gumagawa ko sa music video, of course, meron akong reference din po. Yeah. Para makakuha ka po ng ideas. And yeah, sabi ko, gusto ko may eclipse sa mata ko lalabas. Sabi ko, Oh my God. Pwede ba tayo kumuha ng babae? And thankfully, si Ate Bea, meron po siyang friend. Isang balerina rin po siya. Oh, balerina talaga siya. Nagano din ako ng damit na ganito yung susutin niya. Nagito yung style na susutin niya. Ay, ikaw yung nag-design nun. Hindi naman po ako like specifically na ako talaga nag-design. But I just gave him reference din po. Style ko. Anong klaseng look? Oo, kumbaga yun yung gusto mong itsura niya. May na-imagine ka nang gusto mo si Halia, ganito itsura. Yes, okay. Nilagyan mo pa ng boses, ng ng isang powerful. Super love it. Oo, heavenly voice. Okay, so, yes, paano na pasok si Stel dito sa track na to? Ito, sobrang funny ng, nung nag-record ako, wala talaga to eh. Wala sa plano yung, sabi ko, may kulang sa kanta. Instrumental lang talaga siya. Tapos sabi ko, parang plain, ganun. Kulang medyo. Something like, violent. Tribal or traditional touch. Yeah. So, isa lang talaga, alam kong kaya makagawa nito mga ganun. So, parang sabi, pinawagan ko. I was at Pablo's house. Nag-record kami. Tapos, tinawag ako sa'yo. Style. May ginagawa ka? Wala, bakit? Punta ka nga dito. Bakit nga? Sabi ko, punta ka dito, ipapagawa ko siya. Sobrang saglit lang talaga. Oh my God. Tapos pumunta siya. Sabi niya, bakit? Sabi ko, freestyle ka ka? Freestyle or rap? Sabi ko, hindi. Ano, eto, okay, pakinggan mo yung melody ng kanta. Pinakinggan niya. Then, tapos, sabi ko, ganito, oh. Tapos may pinarinig ako sa kanyang mga chat, na mga sample. Yung parang mga tasan-tarasan, sabi ko, mga ganun. Tapos ayun, freestyle na po yun. Sobrang unbelievable. Alam nyo, sobrang versatile ni Stel na basta talagang gifted siya sa ganyan. Sobrang talented. Yun isa din sa reason kung bakit siya yung bias ko. Basta hindi ko ma-explain. Basta may something. So mga bears dyan, you guys know that. And 18, of course, 18. Alam din yung mga different personalities ng bawat member ng SB19. Talaga ni Stan. Yeah. Grabe yung talent ni Stan. Yes. Grabe, diba? Ganun-ganun. So at what point mo sinabing para sa kanta mo yun? Freestyle. Alam naman niya. Alam niya na ako. Alinginig ako muna nila yung akala ko pinutol mo siya. Freestyle ka nga. Alam. Freestyle mo talaga. Grabe. Hindi rin ang mga panasok. Crazy. Grabe. Sobrang baliw ng ni Stel. Ng talent niya. Actually. Skills niya. Yes. I don't know. To be honest, hindi ko in-imagine na nari sa akin na magka-music video na ganitong level. Ganda. Got the help of everyone, stylist, production team. Sobrang ganda. Yung nag-set up ng mga apoy-apoy sa likod. Tinulungan nila ako and may mga taong nag-remind sa akin na mga bagay, alam mo yun, na may makulit kasi ako eh. Pinagsasabihan din ako. And syempre, makikinig tayo. Sobrang thankful ako sa lahat ng tao. And especially sa 18. Without them, hindi ko talaga magagawa to. So, naalala ba kung nasan ka? Nung unang beses mo mapanood yung music video na puuna siya, eto na yung pinaghirapan. Polish na. Nasa bahay mo. Okay. Mag-isa ka ba? Or sino kasama mo? Kasama ko siya at may nag-asabi ko. Dito na lang tayo mag-shoot. Dito na lang mag-shoot. Kaya, ayun, napanood ko siya. Sobrang happy. Hindi ko put into words yung happiness. Actually, sabihin ko na, nung pinakita ko sa'yo, nag-shoot kami ng sasabihin ko pa nga sana, nung sinabi niya, dito na tayo mag-shoot, sasabihin ko pa lang sana na, for sure, may reaction video to. Kami ng reaction video. Nangyari sa reaction video, wala akong masabi.
Agro na ako. Non-reaction video. Grabe, parang yung nag-flashback lahat ng struggles, nag-flashback lahat ng paghihirap. Ni Biro yung ginawa nila. Parang teary-eyed ako. And, ayun, sobrang happy ko talaga. Uy, may aabangan na reaction video. Nakaka-excite naman yun. Ako lang ako mag-enjoy. Ako lang mag-enjoy. Basta si Philip yan, go. Try na lang magre-react for him. Ayun, I hope. Siyempre, may reaction video. Abangan niya. And marami pang darating para sa bulan. Magre-reaction video na naman ako sa isang reaction video. So, ano yung message na gusto mong iparating dun sa mga bakunawa of this world? Yung mga haters. So, ayun po, yung gustong-gusto ko iparating talaga, gusto ko sila i-remind not to be devoured by your inner demons or not to be devoured by your insecurities. Lalo-lalo na yung mga ibang tao din, yung mga haters. Kung may ano man, may something man, don't allow other people or yourself na ma-devour yung light na nasa sayo. Ano ba, alam mo kung ano meron ka, huwag mong hayaan na i-drag down na ibang tao. Yung po talaga yung main message mo lang. Bulan. You have the bulan inside you. Mm-hmm. You have the light inside you. In the East. Sa music video, nakita nga namin na grabe, sobrang expressive yung dancing nyo doon, ganyan. Kamusta experience yun na nag-cramping kayo sa sand? Mahirap ba? Hindi mo mainit? Nasa tuktok ka nung una, tapos bigla kang tumalon. Alam mo yung feeling na sasayo ka dito, nakapagod dito. Doon. Mas mabigat kasi yung sand. Lumulubog yung paa mo, tapos hindi level yung step mo. Mm-hmm. Sobrang hirap kasi yung sand, di ba, pag tinatakat mo, gaganong ganyan, lulupak-lupak. Oh, yun yung pinaka... Sobrang enjoy. Nakapagod. Isa rin yung sa parang ayaw ko nang balikin na sa kanya sa side. Sobrang hirap niya. Like, grabe yung pagod. Hindi ko siya masayo ng ano. Kahit siguro nahihirapan ako sa intro to kung chorus lang. Mabigat kasi talaga. Sobrang nakakapagod siya sa'yo. Lalo na cramp pa rin, di ba? Tapos nag-cramp ka sa buha. Sobrang ano. Madudulas ka. Tapos ma-unbalance ka. Matatapilok ka. It's dangerous din. Ma-injure ka. Yes. Pinaghirapan talaga nila. Gano'ng ilang hours kayo nag-shoot ng music? Alam nyo na! Mga four? Four hours? Mga ganun pa. Four. Three days, 4 hours each. Yes. Good ba yun? Oo, kala ko yung shoot na yun, doon sa scene na yun, 4 hours. Sabi ko 3 hours na lahat. That day. Kasi magkaibang day plus. Boom pala. Ilocos trip talaga kayo? Yes, matagal kayo doon. Sobrang ganda ng Ilocos dun sa mga shoot, di ba? Sobrang ganda. Po yun. Vacation. So beautiful. Yeah. Sobrang konti lang tao. Yeah. Bagi sa akin, ganyan tahimik. Gusto. Gusto. Free ka. Ikaw work talaga. And Namiss ko yung bukit. Siyempre, gusto rin namin malaman how supportive your brother sa SB19 dito sa pag-release mo. Kasi kita namin, siyempre, yung mga sa Twitter lang. Yeah. Ang cute-cute ng mga nasabihin nila, akala ko ba bulan, ba't maaraw? Pablo Carangan, bulan. May kanya-kanya sa actually, pag pinapatugtog yun, tapos kinakata niya, bulan. So, sige, ano yung reaction nila nung unang pinag-inig? Uy, tinanong. You know, if you ask me about how supportive they are sa solo. Alam nyo, sobrang supportive sila. Kasi nakita nyo yung kanina recording, nandun si Pao, nandun siya naka-guide for Ken. And nung tinawag ni Ken or ni Philip, si Stel, para pumunta dun sa condo ni Pao, para mag-record saglit, pumunta talaga si Stel na napakabilis, di ba? Sobrang supportive talaga nila. Siguro, ano pa lang, like, in the beginning scratch pa lang. Scratch pa lang. Pinahayaan nila kung ano yung gawin ko, ano yung gusto kong gawin. I think that's enough to know na they really support me. Yeah. Everything that I love to do, in-encourage nila ako na ito, mga bagay na yan. I think enough na yun para sa atin, wala ka na, they're really support me. Yes. Tsaka yun nga sa pag-record. Oh, diba? Pangalan. Pag-record pangalan, doon ako later sa tabi. Sa'yo pa. Isang tawag mo, punta agad. Yeah. Diba, kakasabi ko pala. Ano ba yan? Kinikilig ako. Parang narinig nila yung sinasabi ko ngayon. Yes, isang tawag punta agad, diba? Oo.
peaceful, and I know they're happy for the music video. Mm-hmm. And I think inspired sila. Yes. Yeah. Susunod na nga sila. Charo. Oh, was inspired. Na, sana, no? Sana. Gusto rin nila mag-release. So, yeah. Mga plano mag-release ng mga iba yung music. We love music. Yeah. We love yes. Well, sana talaga we get to see more yes, of that yeah, in the future. Yes, of course. Oo. So, gusto namin malaman, ano nang next for your career, like, as a solo artist? Meron ka ba bang ibang gusto? Oh, yeah, collaborate. Like, hindi as SB19 na, as Philip, sino yung gusto mong makakulab? Parang ang sinabi ni Ken na, Arne Philip ng madami. Pero nakita ko na yung mga pangalan nila dito, lumabas. Gusto ko yung collab, no? I think parang out of reach na. Ay, hindi pa sila yun. Travis Scott, yun. Oh my gosh. Travis Scott, Deshan. Oh, yan. Si Lay, ha? Si Lay. Pwede ba ka magwala? Kung di nyo alam, sa GOT7, ang pinaka-bias ko is si Jackson. Jackson Wang. Oh my gosh, pag nag-release, Jackson, pakigalawang baso, please, pati si Lay. Kasi naman, basta, hindi ko, ang saya-saya ko doon. Chinjas, you know, Jaden Smith. Oh, Jaden Smith. Alam mo, Justin Bieber. Sobrang laki ng influence nila na kinala sa akin. So, isa sila inspiration ko. Yeah. Sa local, Arthur Neri, Pablo. Yes, sir. Possible. Oh my gosh, imagine sila the film. Logi. Disgustingly. Casey. Casey. Yeah. Casey Tandinga. Yeah. Aabangan natin lahat yan. Sana. Oo. Oh. Pagbigyan niyo pa. Sino pa abangan? Ano pa ang pwede nating abangan kay Philip? May mga bago, may mga iba ka pa bang sinulat na kanta na pwede namin abangan? Sobrang dami. Wow. Na-record mo na ba? May mga na-record hindi ka na? Hindi pa, pero buo na po siya. Ah! Yay! Yes. Actually, meron pala akong, meron pala akong recorded na rin na kanta. Pero syempre, Secret pa. Yes. May special tayong gagawin. So gusto ko pag sinagot mo to, titingin ka directly sa camera. Oh. Oo. Ano po yan? Ito. Papapiliin kita. Opo. I love you or mahal kita? Mahal kita. Love you? Ooh! Since all the Alden, mas gusto ko I love you too. I love you or gihigugmatika? Gihugmatika. Gihugmatika. And can you say that to all of the 18? Gihugma ko ang tanan. Aww! Salamat sa inyo lahat. Yay! Woohoo! Oh my God! I love you, Hana. Siyempre gusto namin ng complete na message para sa lahat ng 18. Sige, 18, maraming salamat, especially sa mga sisil. Maraming salamat for na, you know, madami mang issues or problems yes. na dumarating. You chose to stay. And I'm glad na yung issue na yon, mga ilang araw lang yung dumaan and alam niyo, unti-unti na nawawala. You are strong and I hope na mas iniintindihin niyo pa ako. And yeah, thank you so much for not leaving. And, oh, of course. Patuloy niyo lang po ako suportahan and of course my brothers too. Maraming salamat ulit. Yay, at maraming salamat din kay Philip! Ayan na, tapos na talaga! Congratulations! Thank you for I'm so happy kasi hindi siya, when it comes to interviews, diba, hindi siya masyado nagsasalita, tahimik lang siya sa isang lugar. At ngayon, natutuwa ako sa kanya na nakikita ko siya na siya mismo talaga. Kaya napaka-generous nung answers mo. Siya ang sasagot. Tungkol sa'yo. So, keep it up. We wish you the best. At andito lang kami sa Mix to support you always. Maraming salamat. Once again, this has been a Mix exclusive interview with Philip! Thank you, Philip!